Hello, teka lang, mag-share lang ako. Hello. Ayan, nag-live lang, nag-ano ako, nag-share lang. Syempre ako first, sabi ni Michael Corleone. Hello, Michael Corleone. The Godfather. Kakaloka, no? Nakakaloka yung ano, mga eh basta na blow out of proportion yung issue ng to be honest. Na blow out of proportion yung issue ng Chocolate Hills. And it the way we ano no, the way the public reacted dun sa issue ng Chocolate Hills. Kitang-kita talaga yung imbalance dun sa ano natin, sa mga gusto natin sa buhay. Ganyan. Although, ano, I have to say, no, nung nakita ko yung swimming pool dun sa Chocolate Hills, na ano talaga ako, parang, ba't ganun? Ba't ganyan? Bakit naman, ba't nagkaroon swimming pool dyan? Nakaka-turn off talaga. However, when I get more information about what's going on, ano ba yung context and everything, ganun. Lumilinaw sa akin na dapat talaga ng national government intervention dun sa problema ng, ano, problema ng Chocolate Hill. Eyesore eh, haha, bahala sila. Oh, eyesore naman talaga. Eyesore naman talaga siya. Kaya dapat talaga yun, hihimayin yung issue na yun eh. Hihimayin yung issue ng bonggang-bongga. Yung tungkol dyan sa problema sa Chocolate Hills. Kasi, actually sobrang, eto ha. Sige, pag-usapan na lang muna natin to ng ano. Pag-usapan na lang muna natin to ng level-level. Ayan. I-try nating ano, himayin yung mga... Miss Joey, ano say mo? Hidden deal daw ni PRRD between China according sa Rappler. Hindi ko nga mag-get say, ano yung hidden? Kasi may mga deals talaga si PRRD with China. But what was hidden? What is the deal that we do not know? Pag hindi pwede yon titibagin ba? Sabi ni Purple. Ayan nga. Ito kasi yung problem. Okay. Ano muna ha? I-remove muna natin lahat ng judgment natin doon sa situation. Okay, ganito. The problem is, apparently, Chocolate Hills is alienable and disposable pala prior to the declaration that it is a protected site. Prior to its declaration that prior to the declaration that it is a protected site, prior to its being designated as World Heritage. Ayan. That's problem number one. Okay? That's problem number one. Okay. So ngayon, of course now, we appreciate the natural beauty of Chocolate Hills. Talaga namang we want it to be preserved as much as possible and things like that. The problem is, yun nga, private, marami palang part ng Chocolate Hills ay privately owned. It is a privately owned land. Nung nagkaroon na ng titling system dito sa Pilipinas, ay napatitulahan pala ang mga parte ng mga lupain doon. That's problem number one. Okay. So ngayon, yung Captain's Peak Resort, apparently, that is covered by two titles. Equivalent to, I think, 5 hectares yata. At ang may-ari ng Captain's Peak was a retired seaman. Ayan. Retired seaman. Okay. So, ngayon, when the video became viral, nung travel vlogger saying na, showing to us na merong swimming pool doon and whatnot, ganyan. Ang immediate reaction kasi natin lahat na eyesore siya eh, diba? Eyesore siya. So, which is, it is really an eyesore, diba? It is really an eyesore. Ano talaga siya, hindi talaga siya nakakatuwa, tingnan, ganun. Kasi parang, for a heritage site, sana we could have done better than this, ganyan. Okay, but you have a private owner on one hand, and you have
environmental concerns on the other hand. Environmental and heritage concern on the other hand. Okay. So we agree naman tayong lahat doon. We want to preserve chocolate hills as much as possible. Ganon. May away ba kayo ni Sa? Sabi ni Moko. Hindi. Ba't mo naisip na may away kami? Araw-araw po kami nag-chat ni Sas. Diyos me. Yung pagbigyan nyo yung tao nag-aaral ng mabuti. Huwag nyong hagarden. Buti nga nagpo-post pay. Dapat kasi binili na ng government yung lands dyan. We will go there. Okay. So ngayon, privately owned. Okay. Privately owned. And now it's becoming a tourist destination. Okay? It's becoming a tourist destination. It's attracting a lot of people from all over the country and other parts of the world. Ganyan. So, ayun na. Yung mga locals, of course, syempre, that's a source of living for them. Dahil people are flocking in to Bohol to see the Chocolate Hills. Ayan. Okay. Ngayon, yung mga taga-Bohol kasi nagagalit sila na parang bakit hindi nyo kami, private land naman yan, mat-amin naman yan. Bakit ba kayo mas marunong pa sa amin? Kinemik, ganyan. So, masama yung loob ng ibang mga taga-Bohol kasi nga raw parang nabash ng bonggam-bongga yung mga nangyari doon sa Chocolate Hills at mga Boholano naman yung may gawa noon. So, kumbaga parang for them, dapat daw, silang taga doon. So, dapat silang nakakaalam ng silang dapat may karapatan kung paano i-utilize ang Chocolate Hills dyan. Okay. Actually, ang problem, hinayaan nga silang mag-decide. Unfortunately, yun nga ang lumabas. Hinayaan nga kayong mag-ano-ano dyan, magtayo-tayo dyan ng kung ano-ano and what na. To ano nangyari? Naging eyesore. Diba? So, hindi natin masisisi yung mga nagre-react negatively about it because Chocolate Hills it's not just for Boholanos. It's for the entire Filipino. So, kumbaga parang naiintindihan ko actually yung concern ng mga nung mga taga-Bohol to certain extent, but they cannot say other people should just stop criticizing it or just let them do whatever they want sa Chocolate Hills. No. That is why the leadership of the national government is very, very important. Ito na si nickname na napakaharot. Hoy! Napakaharot mo talaga nickname. Antok na ako kagabi. Yung pinagsasabong mo yung mga tao. Antok na ako. So talaga gusto ko sumabat talaga. Sabi ko, ikaw talaga nickname, napakaharot mo. Ayun. Okay lang ba sana kung binigay yung designs ng resort sa terrain? Like tulad nung Masungi Geo Reserve. Oo, sana merong ganun eh. Sana merong ganun. Actually, that is why the national government's role is very important here. Okay. Baka siguro kailangan magkaroon ka na ng Chocolate Hills Management Authority or something like that. Why it is important? Because yung mga taga-Bohol na umaasa sa turismo ng Chocolate Hills, you cannot just close them out, 'di ba? Eh, may mga interest rin sila doon kasi nga privately owned siya. So ibig sabihin, as it stands now, while the government is not buying the land from them, 'di ba? While the government is not buying the land from them, they are the owners of those land. And kahit sabihin natin na national protected area. Oh, national protected area siya, but not all the limitation that is being put to the owner of a preserved area can be modified by PAMBI, yung Protection Area Management Board. Diba? Ang problem, pag binigyan sila ng authority ng PAMBI to do things in the area, diba? Eh, ano ka
gagawin natin? Eh, nakakuha sila ng ano, nakakuha sila ng go signal from Pambi. Diba? And that is going to be ano, that is considered as regular. Diba? So, yun yung problem. So, okay. We really have to ask doon sa national leadership natin, what do you want to do with Chocolate Hills? Do you want it to be ultimately preserved, no touch? You want it to be like undisturbed, that nobody's going to be, nothing is gonna be put in there artificially? Is that what you want? Is that what the national government want? Okay? Kasi if that's the case, then you are going to deprive a lot of locals there who earn their living because of the tourism that Chocolate Hills offers. So, yun yung problem. Ngayon, I think the real problem of Chocolate Hills is balancing its heritage nature, the environmental protection, and at the same time, how are you going to make it beneficial doon sa mga locals? Kasi yun naman ang inaano ng mga locals eh ayaw nyo sa paganito, ayaw nyo paganyan, ayaw nyo ganyan. Eh kung hindi kami kikita dito, anong alternative? Do you offer anything? Sa puntong yun, valid na valid yung concern ng mga locals doon. Diba? Ate Joey, makinig ka sa akin. Pinupuntarian nila Duterte yung Arcadian ni Kubuloy. Kukunin nila, sabi ni Paul Ginto. Wala yung kaso sa Chocolate Hills. Ang interesado sa kingdom. Madam Jo, ano masasabi mo yung kinukuha yung buhangin ng Zambales ng China? Tagal na nito eh. Yung resort nga ni Pacquiao sa Bora din naman naging malaking issue. Ay, hindi naging malaking issue yun for the... Pinag-iba yun eh, di ba? Pinag-iba yun eh, yung ano nung kay Manny Pacquiao. Actually, feeling ko nga medyo ano yun eh. Parang wala na natayo na eh. Tapos maganda naman yung pagkakatayo. Sana minanage na lang ng gobyerno. Ganun. Dinefend ni Sarah si Kibuloy. Oo. Oo. Ayun. So anyway, tapusin ko lang tong Chocolate Hills issue na to. Di ngayon, kung ganun yung situation, dapat papunta sa ganun yung direction ng government. The problem is the government is not really doing anything. The only solution that they offer is pasara natin yung Captain Speak. Pagkatapos si DOT, tinutuwa naman niya si Captain Speak na parang ang sabi niya, hindi naman yan accredited tourism kinembular, ganyan-ganyan. So ngayon, kung kunwari ikaw, taga Bohol, mag-invest ka pa ba sa any tourism activity kung itatakwa ka lang rin naman pala ng DOT? Diba? I mean, yung sa part ng DOT, sana man lang ang ginawa ng DOT na parang, actually, we're going to coordinate with the owners of, and see to it the best alternative in order to keep tourism in the locality alive. Ano yung mga ganong etos? Tapos yung ang sabi lang ng DOT na parang, ay hindi, basta agree kami doon sa preservation and kinembular, hindi namin kilala yung Captain Speak na yan. Diba? Ganun lang yung naging etos nila doon. And I think it's really an act of the national government detaching itself from the issue. Ganyan. And that is what divides BBM and PRRD. Okay? Yan yung malaki nilang pagkakaiba. Kasi, si PRRD, we have environmental problem in Boracay. We have cultural problem in Boracay as well. Okay? Nagde-degrade yung isla. Had the national government not intervene, patuloy ang kanyang pag-degrade. Diba? But because Boracay is the top destination in our country, the president and the Department of Environmental Natural Resources and DOT and other national agencies, even DILG, there was a holistic approach from the national government on how to make sure that, hindi na kayo magtatayo ng mga establishment dun sa beach area. Merong certain ano na tayo dito, ha? Hindi na kayo po pwedeng magganyan-ganyan. Gusto nyo magnegosyo, umatras kayo. Ganyan, huwag nyo salaulain yung beach o yung mga septic tank ninyo. Ganyan-ganyan. So that's why DILG was there also, eh. They reviewed all the permits issued by the local government. Diba?
They reviewed all the ano pagkatapos yung tourism. They also tried to, you know, help in the design of, you know, how are you going to do, where are the areas where you can put up establishment na ano na isasama natin dun sa tourism experience ng buong isla, yung mga ganyan. So ngayon, ganun dapat. Ngayon, gano'n ba kayaman ng Bohol? Gano'n kayaman ng Bohol? Kasi yun yung problem eh. Bohol, I'm not so sure dito sa ano na to ah, pero yung tourism sa Bohol, they rely on it so much. I remember this because nung lumindol dun sa Bohol, talagang sinabi ng mga taga-Bohol dun na, well, nahirapan kami kasi walang turismo, ang daming nasira, ganyan-ganyan. Diba? Doon talaga sila naasa. Ngayon, I think DNR, DOT, DILG, the national government should, you know, own the problem. So, unang-unang problem dito, paano ba natin tatanggalin yung mga eyesore na yan? Diba? Yun. Paano natin i-reconcile yung mga private property at saka yung mga ano, yung mga privately owned lands dyan sa Chocolate Hills? Okay. Diba? Paano natin gagawin yan? So maybe, you know, the national government can actually, okay, we have 1,700 mounds in Bohol that we consider Chocolate Hills. Perhaps the Department of Tourism together with DNR can design and choose an area where they can, you know, they can be free of doing any economic activity, kinemerlo. Bilhin nila lahat ng mga privately owned lands dyan. Perhaps yung sa compensation and whatever, it would be part of the compensation wherein, oy, meron kaming commercial area na bubuksan dyan, then yung mga landowners would have a priority in creating their commercial spaces dun sa mga ano na yon. Ganon. Diba? That's going to be part of your compensation. Yung mga tipong ganon. Diba? Ang ano kasi eh, ang tawag dito, ang detached ng pagtingin natin dun sa problema. The Boholanos would have their real concern about their livelihood. We have our concern because it's a national heritage. It is a national natural monument, you know. It is a UNESCO heritage site, and you know, to get that title, it's very difficult to get that kind of title. So, ibig sabihin, napakadaming potential nung lugar. So let us find a win-win solution here, just like what PRRD did. Why can't this government do anything about it? Okay. Ngayon, dahil nga yung presidente mo ay bangag, diba? Dahil nga yung presidente mo bangag, do we really, sabi nga, nakakausap ko sa comment section si Direct Peter Serrano, ganun. Sabi niya, do you really expect, Joey, that this president is, ano, is going to do something like that? Huwag ka na lang umasa kasi masasaktan ka lang. Which is true. Wala ka talagang aasahan dito sa presidenteng to. I don't think it's going to own the problem. Why? Batanes is also a UNESCO World Heritage Site. And yet, this idiot president allowed EDCA to be established there. Diba? Ang gagawin natin doon? Nakakaano talaga? Nakakaparang, ay, Diyos ko po, itong problema natin sa Chocolate Hills, hindi natin ito masosolve kung bangag ang presidente natin. Diyos me. Ayun, hello po, Rebecca. Hello, Miss Rebecca.
Hello, Miss Rebecca Babaybayon Gall. Ayan. O baka, yes po. Naka-up po kayo. Pwede po kayo magsalita, Miss Rebecca. Pero Joey, sinagot niya yung patutsada ni PRRD about pasyal-pasyal, but yung ibang issues niya, di niya sinasagot. Eh, yun nga eh, di ba? Yun yung problem dito kay BBM eh. Ano lang talaga to si BBM? Yung press release lang talaga. Yun yung buwisit. Ayun. Sino yung nag-join tas umalis din agad? Comment on Maharlika's latest expose kay FL Extraction sa Turkey. Pinakinggan ko kasi wala, nakatulog ako. Hindi ko natapos. So, parang ano ba yung kukunin yung mga minor na anak ng kanilang mga kaibigan sa Turkey? Ganun ba? Marcos lagi may tour. Sino yung nanap niya kayamanan? Kinuha. Let me explain. Ayan, Miss Rebecca, hello? Hanggang pa po ba kayo? So, since chismis yan, ate, alam ko yan. Tsara! Ikwento mo na sa inyong ano. So, parang ano ata yan siya, ate. Nangyari yan before nakaupo si BBM. So yung DFA secretary was still sinong ayong ano ate yung maingay sa Twitter. Si Teddy Boy Locsin. So si Teddy Boy Locsin, di ba may asawa siya, yung asawa niya ang kinausap raw ni Lisa Marcos. So yung asawa ni yung parang yung tatay ng mga kids is friend ni Lisa, yung friend of friend ni Lisa Marcos. Tapos ipinapakuha nila sa through international kineme yung mga bata. Tapos yung babae is binubugbog ng isang mayamang bata sa Turkey. Parang lumayas kasi sila sa Pilipinas. Kasi binubugbog yung babae. So ang kasama ng mga bata, yung babae. Oo, correct. Doon sa Turkey. So kumbaga parang custody issue to. True. Ah, ganun. Well, yeah, I remember I remember nga na kasi napakinggan ko yung video ni Maharlika about it. Pati yung mga ano, pati yung mga voice messages. Yung, hi, Louie! Ayan, yan siya. Napakinggan ko naman siya. Well, ang ano kasi doon, our military shouldn't be used for such, ano eh. Oo, yes ate. Yun ang ano ni Madam Maharlika. So yun lang naman, so bababa na ako kasi si Jeer. sige. Ayun. So anyway, yun, ano raw masasabi ko sa arrest warrant ni Pastor Kiboloy? Sino ang nag-issue, Senado? So sa akin, sorry pero yung sinasabi ni Risa na si Pastor Kiboloy lang daw ang naisyuhan ng arrest warrant at naisyuhan ng subpoena na ayaw magpakita sa Senado. Mali po kayo, Andres Bautista inisyuhan rin ng arrest warrant ni Chief Escudero tungkol dun sa kanyang mga transactions noong siya ay PCGG chairman. Wala naman siya, di naman siya sumipot. Tapos nag-ano siya. Ah, napindot lang. sabi ko na nga ba yung umakyat kanina si Miss Rebecca? Feeling ko napindot lang niya. Napindot lang niya yung ano. Kala ko magaling mga Marcos yung pala manggagamit at mga weak, sabi ni Yellow Slayer. Well, actually yung pagiging manggagamit, doon ako na-surprise ng wagas. Kasi parang
grabe kasi talaga yellow yung budula na nangyari. Yung even doon sa politics standard, this is really, really vicious. Really vicious. And ako, I heard talagang si Inday talagang naiyak daw talaga sa galit eh. Because of what's going on. Dahil hindi niya ina-expect na tatry do rin siya ng bonggang-bongga ng mga nanligaw sa kanya. Ganun. And now, I think, ang pinangahawakan na lang talaga ni Inday, yung ano, yung mga promise sa kanya ni BBM. Ganun. Pinaglabang pa naman daw siya pati, Madam Jo. Wala, madami talaga tayong nabudol. Grabe talaga yung pagkabudol natin dyan. Kaya nga, ano eh, kaya ngayon yung sobrang nakakasama ng loob eh. Kasi parang, kasi ano eh, you said a lot of things that we wanted to hear. Pagkatapos, wala ka namang ginagawa. And yun yung hindi naintindihan ng mga ano, 2 years pa lang naman, 2 years pa lang naman, bakit kayo nagmamadali sa resulta? Actually, hindi pa kami nagmamadali sa resulta. Diyos me. Ayun, si Yellow Slayer, nag-away pa kami niyan before kasi siya, naghahanap na agad siya ng resulta nung ano eh. Diba, Yellow Slayer, sinasabihan ka pa nga namin noon na, bigyan mo ng time, bigyan mo ng time. Kasi ano pa lang yun, kakapanalo pa lang niya noon eh. Eh, ang hinahanap ni Yellow Slayer noon, sabi niya, hindi kasi, Madam Joey, nag-iiba na eh. I don't feel as safe as before, ganyan. Yun yung mga sinasabi noon ni Yellow. Eh, pero nung time na, 2022 pa kasi yun. So, parang nung, in-encourage namin noon si Yellow na, bigyan mo ng chance, bigyan mo ng chance, ganyan. Puta kayo na 2022, 2023, 2024. Oh, ayan, kumusta naman ang mga addict sa lansangan natin, di ba? Ako po yung first time gumamit ng TikTok, sorry po. Ah, okay siya pala. Respect na lang daw natin kasi ang presidente. Eh, yun nga yung problem. Did the president respected our vote? No, the president did not respect our vote. The president is not even explaining bakit nagkabaligtaran ng ano niya. Bakit nagkabaligtaran yung mga positions niya nung election versus yung positions niya ngayon. Diba? So ngayon, sa akin, yung, ako talaga galit na ako sa presidente. Minumura ko na nga si BBM eh. Bisit ako sa kanya because tinarantado niya ang mga bumoto sa kanya. Diba? Tinantado niyo yung mga bumoto sa kanya ngayon. E di, ayun na nga, nanalo na siya. Nanalo siya dahil dun sa mga sinabi niya nung election. 2 years na ang nakakalipas. Hindi naman niya ine-explain kung bakit siya nagbago ng mga stand. Diba? Kasi kami na bumoto sa'yo based on different grounds, we owe an explanation to us. Diba? Para magtiwala pa rin kami sa iyo. Eh, anong ginawa mo? Eh, tangin ang PCOO mo. Pati yung mga taga-PCO mo, ina-attack ako eh. Diba? And a lot of people here would attest to the fact na ang dami mong mga tao dyan na Diyos ko, ang unang-una nilang binabalahura ay yung mga sumuporta pa sa Pangulo. Diba? Ang nasa Senado at Congress dahil sa mga kalong. Nabudol din naman ng mga camping nung sinabi ng nanay nila na lalabanan daw si Marco. Sabi niya, may point ka. May point ka. But the problem is, yung mga camping shameless. Kasi they don't see anything wrong. Now they support BBM. Love na nila si BBM ngayon. Diba? Why have you not realized that when you voted for him? Sabi ni Sir G. Kasi ibang-iba yung mga sinabi niya nung election eh. Ibang-iba yung sinabi niya ng election at ibang-iba siyang politiko before the presidential election when BBM was a senator. Magaganda yung mga stance niya. Magaganda yung mga ano niya. Mga position niya sa mga national issue. Even in foreign policy. I remember no senador si Marcos, pinagalitan pa niya si Pinoy na parang that is not how you deal with the president of Libya, ganyan-ganyan. Kasi parang may nasabi yata tong si Pinoy na derogatory, ganon. Ayun. So, yung mga ganong information, hindi kasi siya available no, nung election. Ang problem kay BBM, he really went 180 degrees dun sa lahat ng pinangako niya.
Grabe sa work namin dito abroad, nagtatalo kami dahil Marcos kami. Ngayon sinampal kami. Well, ang mas nakakahiya doon is that alam mo nang mali yung mga nangyayari and you would still support the bad policies of this guy. Diba? Yun ang mas nakakahiya. Yun ang mas nakakahiya. Kasi tayo, kaya natin siya binoto dahil nangako siya. Yung pangako niya, binoto natin yun kasi alam natin na yun ang makakabuti para sa bansa. Ginawa niya ba yun? Yun ang problem. Hindi. So that is why galit tayo ngayon. Hindi naman kasi mismo yung binoto natin kundi yung platform at policies niya. Never ko nga binotong senador yan before dumikit kay binotong senador yan before dumikit kay PRRD. Correct. Di ba ikaw yung maraming ebas dati nyari? Sabi ni Harold Ian Lualhati. Harold, kung di ka nakakasabay sa usapan, alis na. Anong problema mo sa ebas ko before tsaka sa ebas ko ngayon? Anong problema mo? Akyat Harold, bilis update kita kung ano mga nangyari. Anong problema mo sa sinasabi ko before at sa sinasabi ko ngayon? Just why I'm asking. Uy! Nagbago nga si BBM eh! Hindi ka nakikinig. Yun nga yung sinasabi ko kanina pa. Yung pa ina-explain ko kanina pa. Pakatanga mo naman, Harold. Karanating mo lang ba? That's what I've been explaining for the past 20 minutes. Diyos me. Yung sinabi nga niya noon, hindi yun yung ginagawa niya ngayon. Ano hindi mo, anong part na hindi mo naintindihan? E di ba ikaw yung maraming ebas nun? Anong nangyari? Kasi kakasabi lang kung bakit ka na-badrip kay BBM. Ano ba naman yan? Pag hindi nakakasabay sa kwentuhan, huwag masyadong mag-angas-angas sa comments. Diyos me. Tinopak mo na naman yung pagka-woke. Dati, hindi kita naiintindihan. Ngayon, gets ko na at least lumalaban kayo ngayon, sabi ni Onyo. I was actually asked by a pink, very, very pink na, ano, no, na troll. Very pink troll. Pangalan si Mobile Legends, eh. Si Mobile Legends, yun. Immediately after manalo ni BBM, umakit siya ng live ko. Talagang, ano yung pesting troll talaga? Yung kupal na troll talaga yun. Tapos sabi niya gano'n, oh ate, congratulations kasi nanalo kayo. Sabi niya gano'n. Sabi ko, eh thank you, ganyan-ganyan. O ano ba, titigilan mo na bang mangupal? Sabi ko gano'n sa kanya. Tapos sabi niya, well, isa lang ang tanong ko sa'yo ate. Sabi niya gano'n. Gusto kong malaman, kapag ka meron bang ginawa si BBM na hindi ka agree, ikikriticize mo ba siya? And I answered without batting my lashes. The answer is yes. Okay? Because my loyalty is to my country and not to BBM. Diyos me, from day one of election, I was never a loyalist. Ganon. So yun, so... hindi mahirap sa akin na i-criticize si BBM, lalo na sa mga palpak niyang pag-uugali at palpak niyang mga polisiya. Ayun. Diba? Paulanan niyo ng likes. Nawala audio? Hindi, ano lang, labas lang tapos pasok ulit. Si PRRD, kamay na bakal. Si BBM, katulad ni Noy, kamay na baka. Ay, kamay na baka. Ay, grabe. Ano ba yan? Baka may nagre-report na naman. Kahit mga loyalist, umaayaw na sa kanya. Madam Jo, masasabi mo kay Jam Magno, taksil din ba? Yes. I think Jam Magno really has a goal. And I think whatever goal Jam Magno has, it does not include the country. Okay. So I would definitely say that Jam Magno is not makabayan. I can definitely say that, you know, she's not really after intelligent political discourse. Marami kasing naaaliw sa kanya kasi nga parang, iglesera, kineme-kineme, ganyan-ganyan. But she's not makabayan. She's not makabayan. She's trying to take advantage of social media and earn from it. And sa akin naman, kung gusto mong gawin yan, walang problema. Diba? If that's your hustle, go. Diba? Kung kumikita ka dyan, go. Pero wag mong expect na irerespeto ko yung mga political opinion mong tatanga-tanga. Diba? In as much as you are free to get rich through social media, diba? We also have our right to say how idiot you are.
'Di ba? How idiotic you and your contents are. Ayun. Ang problema kasi si Jam Magno, nanloloko ng tao eh. Nanloloko ng mga, ano eh. Nanloloko ng Pilipino eh. Yung sasabihin niya na, wala daw gulo between, ano, between Martin Romualdez and VP Sara. Na parang, this was the time when the House of Representatives throw Inday Sara under the bus tungkol dyan sa confidential fund na yan. Diba? Nasasabihin mo walang conflict. That was the time when the advocacies of Inday Sara is not being supported by the House of Representatives. Tapos sasabihin mo may unity. Diba? So parang sa akin mga, nako, ikaw alam mo, naniniwala pa kay Jam Magno. You know, yun yung mga ganyang classic influencer na, please, do not allow them to, ano. Huwag yun kasi pinapanood, ganun. Huwag niyo pinapanood pagkatapos, ba't ka umiiyak, Lods? Sino pong umiiyak? Wala pong umiiyak dito. Madam, pa-congrats po si Putin, siya ulit panalo. Sa Russia, nag-election ba sila ulit doon? Dumadami ang trolls. Oo nga eh. Oo nga. Paano na lang pagka yung mga trolls na sobrang ano, pa-mute na lang agad? Ayun. I don't think is very, ano, mataas rin naman yata kasi yung confidence ng mga Russians kay Putin eh. Bagsak na po engagement ng mga ensaymada vloggers, kawawa, sabi ni Success. Oo, sa totoo lang. Actually, sa akin, ako, bago nabura yung Joie de Vivre Everyday ko na page, grabe yung engagement noon. As in, 4 million yung reach noon, pagkatapos 2 million yung engagement, ganun. Grabe yon. Pagkatapos lumipat, bumalik ako sa Joie de Vivre ko na page. Ayun. And it's the same. Parang siguro mga one, two days lang after kung gamitin yun ulit. Ano, lumakas talaga yung engagement niya ng bonggang-bongga. Tapos nitong pagpasok ng March, naramdaman ko talaga na ano, na ibinabagsak yung engagement ko. Ayun. Naramdaman ko talaga binabagsak yung engagement ko. Ang natatawa ko, kasi pagka meron akong mga namimint na mga tao na mga taga-government, ganyan, yung mga namimint ko ng mga tao na very political, ganyan-ganyan, they know my page. Ayun, kilala nila yung page ko. So, ayun, so parang feeling ko, sinasadya talagang gurgurin yung page ko para, I really do not know eh, kasi talagang, Grabe yung hindi ako lumalabas sa news feed. Kailangan mong puntahan yung FB page ko para makita mo kung ano yung bago. Otherwise, hindi mo talaga siya makikita. Ganon. Artista ka na kasi. Ako sa'yo pa lang. Baka madam kasi hindi ka na nakakapag-live, sabi ni VM. Hindi, even before nung nagla-live ako, with Sas. Ano nga yun eh, si PH, si Trending Philippines, at saka si PH Update, nire-recontent nun yung mga content namin ni Sas. Nire-recontent niya. Pag ako narin nag-live kami ni Sas, o siguro after 3 days, mga 20,000-30,000 views yan. Pag silang nag-upload, nagwa 100,000 views. As in. Diba? Nagurgur ba si Daniel Long? Oo. Ayun. Wala na din notif dito TikTok pag nagla-live ka, Miss J. Oo, pati dito sa TikTok wala na rin. Hindi rin ako ano. Yun nga, nung last na live ko nga, meron akong warning. Ang warning ko, I am consuming substance dangerous to health. Yun yung ano. Pagkatapos nung tinignan ko yung details nung warning, ang sabi, nagtatabako daw ako. Parang, Diyos ko po, hindi po ako nagtatabako ever. Tapos mag-yoyosi ako sa live. Parang tanga rin tong TikTok na to eh, nakakabwisit eh. Ayun. Pero ito nga kasi, nag-share ako ng post ni Sas, hindi daw lalabas sa feed ng mga friends ko. Sabi ni VM, maraming way. And I think, ang ginagawa nila para hindi maging obvious. Kung kunwari meron kang, kunwari ako, meron akong 20,000 followers. Yung 20,000 followers ko, part of it, kapag ka-share nila yung post ko or nag-comment sila sa mga post ko,
binibigyan sila ng warning or dinideactivate sila ni Facebook na hindi sila ano, hindi sila makakapag-comment or makakapag-interact within 2 to 6 days, ganyan. Yung mga gano'n, may mga restrictions, ganyan. That's one. Okay. Yung iba naman, hindi nagko-comment, pero share ng share. Pag shinare nila yung post ko or yung post ni Sas, ang lalabas, content no longer available. Ganon. Pero available pa siya kasi nasa page ko pa siya eh. Diba? So, ganon karamihan yung ano. Ramdam na ramdam talaga yung gurguran. Merong nag-send sa akin, alam niyo yung mga scam na ginagamit si VP Sara. Yung sinasabi na, oh, 10,000, 5,000 allowance para sa mga students na kineme, ganyan-ganyan. Nag-announce na yung ano dyan eh, nag-announce na yung Department of Education dyan eh, na there's no such thing, na hindi nagbibigay ng ayuda for allowance si ano, si Inday Sara. Then merong isang follower ko na nag-message sa akin. Sabi, ate, alam mo ba, dami ko nakikitang ganito. Tapos nire-report ko talaga. As in talaga nagtsatsaga ako na i-report every time meron akong nakikitang mga ganung post. Lalong-lalo na sa mga Tulfo group pages. Ganyan. Bumalik yung report niya. Kasi nagre-reply si ano eh, si Facebook yan minsan eh, kapag ka dun sa mga nireport mo. Kasi either ipipenalize nila or mag-aano sila, sasabihin nila na hindi nag-violate ng community guidelines yung ano, yung post na yon. Lahat ng mga scam, na nagpo-promote ng scam involving Inday Sara, alam mo sabi ni Facebook? Sabi ni Facebook, does not violate community guidelines. Scam yun ha. Meron ng statement ang Office of the Vice President at Department of Education na scam yun. Pagkatapos sasabihin ni Facebook, ano, does not violate. Diba? So, kaya, actually, ito yung reason kaya ano eh, isa rin to sa mga reason kaya parang ayokong tumigil, i-keep yung platform ko. Kasi of course I am not a hero or ano no. I don't think I can stop everything or what not, ganyan. But yung maliit kong platform, alam ko kahit maliit lang rin yung boses ko, we can still fight this unfair situation. Mas ano lang, mas kumbaga parang mahirap siya kasi parang puta. Ano yung mga social media platform talagang they make it difficult for political content creator like myself, ganyan-ganyan. Ganon. Sabi ni Zeke, deserve. Oh, sige, Zeke Manuel, can you please tell me why I deserve it? Zeke Manuel, I am inviting you. You can talk to me right now. Mag-request ka, hindi kita ma-invite, wala kang request, button. Ayan. So anyway, you know, it's better to keep my platform and talk about national issues, ganyan-ganyan. Kasi otherwise, wala eh. Ano pa yung space natin to talk about real political issues? Mainstream media is not gonna do it. Diba? Ilan-ilan lang yung mga political vloggers who would have their unfiltered point of view on what's going on. And would, you know, put different information together and analyze it and see, and describe to us how wrong the situation is, especially yung mga pulisiya ni BBM. Diba? Ilan na lang yun. Ayun. Ngal-ngal kayo na ngal-ngal, wala naman kayo na ibag, magsipagtrabaho kayo, sabi ni Peter Buena. Peter Buena, nagtataka ako sa'yo. Pag nag-live ako, lagi ka naman nandito. Eh di, ibig sabihin, ngal-ngal ka rin ng ngal-ngal. So it doesn't make sense. What's your problem about ngal-ngalan? Peter Buena. Ano? Ano, Leon? It doesn't make sense.
gabi-gabi nagla-live ako, nandito ka. Tapos sa live ko, ngal-ngal ka ng ngal-ngal. Tapos ngayon, nagko-complain ka about ngal-ngalan. O, can you please tell us, ikaw, ano na bang ambag mo? Ano nang ambag mo? Akyat daw siya. O, sige. Baka naman maraming ambag yan si Peter Buena. O, Peter Buena, I sent an invite. Ayun. Hi, Palag. Hello. Pakita mo yung ano mo, talino mo, Peter. Oo nga. Ayun. Teka, andyan pa ba, andyan na ba si Kuya Anthony? Kuya Anthony, nandiyan ka na ba? Feeling ko nag-break si Kuya Anthony. Hindi ko pa nakikita pumasok eh. Miss Joey, kanina pa po ang live. Mga siguro 40 minutes na. Ayun. Ayan, ayan na si... Teka, invite ko na si Kuya. I still support our president. Whatever it takes, alam ko may magagawa pa siya para sa bansa. Sabi ni Kim. So, well, if you think that, ano, no? If you think that he can still do something, walang problema. Ako sa totoo lang, meron pa siyang 4 years. Meron pa siyang 4 years. If he can do something, if he can do something doon sa 4 years na yun, edi mabuti. Kaso ang problem kasi ngayon, Kim Son, the way we are seeing things, whatever he's gonna do is something that will not support yung mga pangako niya ng election. Ayun. Saka Ma'am Joey, hindi naman natin ano eh, hindi naman natin problema yung gagawin pa lang eh. Yung ginagawa niya ngayon, doon tayo may problema eh. Oh, correct. Sabi ni Peter Buena, dapat martial law na para hulihin kayong naninira sa kanya. Sabi ni Peter Buena. So si Peter Buena pala ay isang human rights violator. So ganyan ba ang pinaglalaban nyo sa tao gamma fee? Alam mo ba ang history ng iyong fraternity? Alam mo ba na ang ano ninyo ay may pagka-left-leaning? That you value freedom of expression? Diyos me! Kaso yan, ma'am, panirang puri yan, ma'am. Paano naging panirang puri? Ano yung puri na, ano yung puri ni BBM na iniingat-ingatan mo? Oh. Paano naging panirang puri kung very obvious naman ang kagaguhan na nangyayari? Kumbaga, at saka isa pa yung martial law, come on guys. Yung martial law nung panahon ni PFM, kasi kaya niya dineclare yun, kasi meron talaga threat from within yung communist insurgency. Oo, correct, correct. Sabi niya, kung kaya siya minumura mo, ay hindi. Ang pagmumura po ay part ng freedom of speech. Ayan. Kung na-offend ka, na-offend ka, na-offend ka lang. Pero hindi, it's not a criminal act. Pag ano yung pagmumundamin mo, it doesn't mean it is bawal. Ma'am Joey? Eh, ano ngayon? Peter Buena? Eh, ikaw, kayo nga sa tao gamma fee, nanghe-haze nga kayo eh. Kayo mga violator. Diyos ko, dami nyo nang napatay. Mm. Comedy, Ma'am Joey, kasi paninirang puri na pala yung pagmumura. Saka di ba public official ano yan, di siya free, di siya exempt from scrutiny. Kung murahin mo siya, eh public figure yan eh. Bagay na demokrasya yan na pwede natin i-call out yung mga ganyan kasi naglilikod sila sa bayan na, sa naglilikod sila sa atin. Kung hindi na ginagawa yung mga tungkuli nila, edi we ginagamit yung karapatan natin to call them out. Hindi pa nilirang puri yun. Correct. Sabi ni Celine, ma'am, answer the question, mas prefer mo si Duterte pumapatay kaysa sa acts ni Junior ngayon? Sinong pinapatay ni Duterte? Mga kriminal? Yes, pero mas preferred ko siya. Hindi siya mabait sa kriminal eh. Pinapatay niya eh. Ayun. Ngayon yung mga acts ni Junior ngayon, yes, definitely, yes! Because Junior is a liar, is a traitor. And Junior is not showing to us clearly what he wants to achieve in his administration. So yes, Celine, okay na ba? Nasagot na? Nagtatago si PBBM sa pagpapabango sa international community sa pagsunod sa ano sa pagiging puppet ng US at ng European Union. Pero yung problema natin about drugs, about agriculture, about food security, about peace and order, maraming namamatay na bata, nire-rape ng mga addict. Pati drugs, wala siyang solusyon kaya doon siya nakafocus sa West Philippine Sea. Ah, correct.
Sabi ni Celine, you can only kill a criminal if they are convicted. Celine, kahit convicted po ang criminal, hindi mo po siya pwedeng patayin. Anong pinagsasabi mo? Kapag po ang isang criminal convicted, ibig sabihin yung custody no nasa government. Yung government, di siya po pwedeng patayin. Ano pong katangahan yan, Celine? Okay, ang mga napapatay ng panahon ni Duterte ay yung mga galing sa legitimate operations. Galing sa mga habulan, hot pursuit. Kasi tinutugis talaga yung mga kriminal o yung mga namatay doon, mga NPA, namatay sa inkwentro. Yes, kasi talagang gusto talagang ubusin ni Duterte lahat ng salot ng lipunan. Ngayon, yung sinasabi mo, you can only kill a criminal if they are convicted. Bakla, walang ganun. Pag convicted ang kriminal, hindi yun papatayin ng gobyerno kasi under custody na ng gobyerno yun. Huwag pong tatanga-tanga si Lynn. Wala nga tayong death penalty. Ano ka ba, si Lynn? Oo. Medyo bobo po si Lynn. Kaya pala bobo yung mga question mo eh. Kasi akala mo pwedeng patayin ng criminal pag convicted. Wala kang kasing tanga. Ayan. Yan yung problema natin. Yan yung mga taong ganyan, ang hilig sumusaw sa politika. Ang ingot naman. Tapos yung talagang humihingi, ma'am, pakisagot, kineme, ganyan. Nag-comment pa. Dito po sa amin, dinanlaban pero pinatay pa din, sabi ni Punto Poy. Oh, edi, you follow the due process. Diba? Saan mo ng kaso? Otomistigo, nakita mo pala eh. Kung nakita ninyo na pinatay at hindi nanlaban at talagang abuso talaga ng kapulisan yan or ng militar, diba? You can very well file a case about it. Si Kian nga eh, diba? Napatunayan eventually na excessive talaga yung ginawa ng mga pulis. So yung mga pulis na involved kay Kian, all of them were removed from the position and natanggalan sila ng mga benefits. Di na sila makakapagtrabaho sa gobyerno buong buhay nila. Sino po pala nagsabi ng shoot to kill, sabi ni Charles? Oh, okay, fine. Ngayon, gano'ng karami yung namatay nang walang kaabog-abog? Charles, gano'ng karami yung mga namatay na walang kaabog-abog? Gano'ng karami yung mga namatay na walang kabog-abog, Charles? Yung pinatay lang basta because of the shoot to kill order ng Pangulo. Bilis. At saka kaya nyo bang patunayan na lalaban? Eh may mga namamatay din pulis sa operation. Sabi ni Peter Bena, pati pagpatay adik, kasalanan din ni BBM. Hindi, kasalanan mga irresponsable fraternity members, Peter Buena. O sa unahin mo yan sa tao gamma fee. Dami niyong napapatay na neophyte. Yan muna ang unahin mo. Total miyembro ka niyan. Diyan ka muna. Huwag kang sumali sa usapan, Peter Buena. Huwag kang makisali sa usapang patay-patay dahil ang daming napapatay ng tao gamma fee sa initiation ninyo. Sabihin mo kay Talik Pablo. Ikaw magsabi. Founder niyo yan eh. Diyos me. Yung idol nga nila pinotektahan ng CPP-NPA. Yan, freedom of speech daw. Black na yung sympathizer ng frat na pumapatay via hazing. Okay. Ay, kuyang Anthony, asan yung mga gustong pag-usapan tungkol doon sa nangyaring ano, panahon ni PRRD, yung patay ng panahon ni PRRD? Bilis! Kahit sukang-suka na ako dito sa usapan na to at dahil sa mga hirit niyong bobo, kahit sukang-suka na ako dyan, sige, bibigyan ko kayo ng time. Pag-usapan natin. Pero umakyat kayo. Ngayon, kung hindi nyo kayang umakyat at hihiritan nyo ako ng mga kasing bobong hirit na kagaya nun, dapat pagka-convicted, dun palang papatay. Ewan ko sa'yo, tanga ka. Walang ganon. Okay? Walang ganon. Ate Joey, may malamig na tubig ka dyan. Meron. Ayun. Si Kuya Anthony, meron siyang gustong ikwento kanina kasi we were talking about Dick, meron ano yung topic kanina kay Kuya Minko?
Yung ano, kasi yung sea bass pufferfish kasi, yung may binigay siya example yung sa ano, sa nangyayari ngayon sa Africa na para bang uti-uti na sila nakakabangon. Meron ako inong gusto, meron ako gusto ikwento na patotohanan sa kanya. Ito balita to ah. 6 months ago, kung nabalitaan din yung nangyari sa Niger, which is ano, which is a French speaking ano bansa. 6 months ago, pinatalsik nila yung ano, yung French, pinatalsik nila yung French yung ano, yung ambassador ng Fransya sa kanila. At saka pinaalis nila yung nakastasyon ng mga French troops. Kumbaga, they were very successful in that. Anong deso natin dyan? Yung Niger kasi, kumbaga, what happened to them is para bang they started to decolonize themselves. 6 months ago, nung nakinig ko, sabi ko, pucha, kung nagawa ng bansa ito na to decolonize themselves, bakit hindi natin magawa sa sarili nating bayan? Yun ang ano doon. Kumbaga, kumbaga, ang nangyari, kasi ang nangyari doon, ang nangyari kasi sa Niger is willpower, saka political will ang nangyari. Ang pinapalabas ngayon ng ano ng Western media yun, parang kudeta. Parang mag which sounded like a very bad thing but it's not actually. Kumbaga they were ano, they were stand kumbaga nagkakaroon na decolonization. It is decolonization, 'di ba? Oo, ganyan. Ganyan yung nangyari kayo sa Africa ngayon. Ayun kasi nila yung concept ng decolonization, kuya. Kasi pag nag-decolonize ka, it's going to capacitate your country to do things that are ano, no, that are you know, that are sometimes beyond your potential, di ba? Oh, at saka alam niyo ba ganito ha. Ang sabi nga kasi yung lalaking Pransya ngayon, lumalabas na ngayon na Pransya, yung ang malaking porsyento ng GDP niya ay galing pala sa mga sovereign tax at saka sa mga exploitative na ano, extraction ng minerals sa dati niyang mga kolonya. It so happened because ang naging condition pala ng Prussia bago i-grant ang mga ang ano ang independence ng mga dating mga francophone ngayon kagaya ng Niger, Cameroon, Senegal ay magbabayad sila ng sovereign tax. Kaya ngayon, ngayon na pag-alaman ng mga economist kung hindi dahil pala sa sovereign tax sa continuous extraction ay malamang third world country ang Prussia. Eh ganun. Eh ngayon, everything is shifting na. Kaya para bang, bakit, kung sa Africa ginagawa, eh bakit tayo bumalik? Kung baga, si PRRD para nagsimula, in a way, sinimulan na niya yung decolonization natin, yung pag-alpas natin sa, ano, pag-uti-uti natin, ano, pag, yung winning off sa US, eh bakit binalik pa ni BBM yan, no, di ba? Oo. Kasi we haven't really experienced something that is truly damaging and hurtful. Eh di ba dun sa Africa din nagagalit sila kasi nasa kanila yung pinakamalaking coal depository. Sila yung may pinakamaraming ano eh, uling eh, coal. Yes, so. Pero hindi nila magamit to energize their countries, no, yung mga countries sa Africa kasi ginagamit ng UN yung climate ano yung global warming, ginagamit ng UN na magpo-produce daw kasi ng greenhouse gases yung itatayo ng mga ano, so hindi nila pwedeng gamitin at ang gusto nila ng mga Western powers at ng UN ang gamitin nila is solar ay ano alternative ano na masyado daw mahal, hindi nila afford, so bakit daw sila kagaya nung katwira ni PRRD, bakit daw sila nung sila nagpapayaman, nag-i-industrialize sila, walang umaawat sa kanila. Ngayon na tayo at yung Africans, gusto nila mag-industrialize, ayaw ng Western powers. Yan yung isa sa mga early decisions ni PRRD na sobrang nabilib ako. Talaga nung nagsalita si PRRD about it, talagang parang, tampina, the balls of this guy. As in, yung parang, talagang nabilib talaga ako dun sa inaano ni PRRD na wala talaga siyang takot. Basta is really sincerely looking at the welfare of the country. Kasi guys, ganito, yung international narrative is really to go green. Kasi nga parang merong mga international treaty na tungkol sa pagka-cut ng carbon footprint, ganyan ganyan. And the intention is really ano, no? The intention na
the general intention is really good in order to keep the earth livable for the next foreseeable future, ganyan ganyan ganon. Kaso nga lang yung treaty kasi, yung mga agreement kasi on cutting the carbon footprint of all countries, it really did not parang look at it in a fair way. So parang ang ginawa nila doon, kapag kunwari mayaman kang bansa at ikaw naman ay contributor, malaking contributor ng carbon footprint, ang mangyayari, may equivalent kang amount na ibibigay doon sa cost. Ganon. Meron kang malaking ibibigay na, alam ko yung US may issue nga dyan eh. Natatanaw ko kay Anthony, yung parang hindi nagre-remit yung US ng... ng bayad nila para dyan. Ay, may issue pa nga yan sa bayaran. May issue pa yan sa bayaran. Yung mga European country, nagbibigay talaga sila. Kasi nga, isa sa mga pinakamalaking contributor ng sa carbon footprint eh, mga European countries. Kasi yan yung mga may pabrika ng steel. Ganon. So ngayon, sabi ganun ni PRRD, and ako, for me ha, parang putang ina talaga nitong matandang to, napakatalino. I mean, who other president would talk about it and put everything into context and stand by the interest of the Filipino people? Ang sabi ni PRRD, kayo nga, huwag nyo nga kaming pinupwersa na mag-cut off, mag-sara-sara dito ng mga coal power plant namin, ganyan-ganyan. Huwag nyo nga, mag-ano kami, mag-re-renewable, ano kami, mag-re-green kami, mag-green revolution kami at our own time. Pero payamanin nyo muna kami, eh kayo, yumaman na kayo eh. Pagkatapos kami, pipilitin nyo na, ay dapat wala ka ng coal power plant, ay dapat wala ka ng ganito, dapat wala ka ng ganyan-ganyan. Hindi kami mayaman, developing pa lang kami. Ang contribution namin sa carbon footprint ay napakaliit. Kumpara dito sa mga bansang to na nagpipreach about, kayo mga mayayaman na bansa, kayo ang sumira ng kalikasan. So therefore, dapat kayo ang gumagawa ng paraan kung paano yun aayusin. O kung ayaw ninyo na gumamit kami ng coal power plant dito, o di bayaran nyo kami para magtayo kami ng renewable. Diba? But if you're not going to do that, then let us do, let us catch up on our own pace. Ganyan sabi ganun ni PRRD. So, I really felt that nung mga panahon na yon, talagang, ito matandang to, grabe, ang talino, shit. Diba? Hindi siya nagpapapressure dun sa mga international kinemerlo na, ay, hindi kasi itong maganda, itong mga ano yun. Oo, maganda, maganda sa inyo. E, paano naman kami dito? Magtitiis kami sa, ang taas-taas na nga ng kuryente namin. Pagkatapos, gusto nyo, renewable kami lahat. Diba? O, di, na problema naman kami sa, ano namin, sa energy namin, di lahat na ipoproduce namin dito, mahal. Kasi yung source of energy namin, mahal. Diba? Ayun. So, sinong leader ang kaya manindigan para sa Pilipino? Diba? So, yun. So, parang, ang sabi ng... Hindi nagpaligoy-ligoy. Oo. Ang sabi ni PRRD, yung sinasabi nyo, okay yan, maganda yan. Pero huwag nyo kaming itulad sa inyo na as if kaya namin gawin yung ginagawa ninyo. Diba? Do not give us a responsibility when in fact, nasa inyo dapat ang responsibility. Kasi kayo, kaya kayo naging first world dahil inabuso nyo ang kalikasan. Diba? Yun lang. Ayun. Gusto nila ng example yung sa Nigeria. Kung usapang green energy naman, yung Nigeria, they began incorporate sa pagdidisenyo at pagtatayo ng mga building nila. They began to study nature itself. Kagaya ngayon, yung Nigeria, pinag-aralan nila yung kasi sa kanila kasi, yung mga alay sa kanila, yung termite hill, pagkataas-taas na para bang lagpas tao na. Nung pinag-aralan nila yung kumbaga, para bang they found out na pwede palang i-incorporate niya para sa air ventilation. Kumbaga, para di na sila gumamit ng air conditioning. Kumbaga, kusang sumisingaw yung mainit na hangin kasi nga, warm air is lighter than cool air.
kumbaga, incorporate nila yung pinapag-aralan nila from nature into designing at saka ito designing yung sa mga building nila. Kaya kita mo yung mga building nila presko sa loob na ano na hindi na kahit ventilador lang pwede na hindi sila pagpapawisan sa loob. So, ginawa na nila ng Africa by studying kung ano yung meron sa kanila, by studying nature. Di ba? Yun ano, yun ang green talaga. Ayun. Eh, anyway, ang tawag dito si, teka, bababa na yata to si, it's got to be Diane. Bigyan ko lang kayo ng, ano, ha, bigyan ko lang kayo ng context. Si, it's got to be Diane. Ano to, isa to sa mga OG namin nung unang panahon. Ayan. Oh, yes. Oo, kasi nga, meron siyang, nung kakapanalo pa lang ni BBM, yung kanyang mudra ay merong interaction kay Attorney Vic. Eh kung matatandaan nyo, di ba nun, si Attorney Vic, for some reason, talaga sinisira ni TP. Ganon. Tapos parang ako nun, ang stand ko nun kasi, parang, okay TP, galit ka kay Attorney Vic. Ganyan. Pero I think sobrang-sobra naman yung pambabash na ginawa mo kay Attorney Vic na oh, hindi ka agree dun sa ano, hindi ka agree dun sa ginawa ni Attorney Vic. Yung kumbaga parang ano, parang sumobra yung OA ni TP, yung parang oh, ba't ka naman gulit-gulit kay Attorney Vic, ganyan-ganyan. Apparently, meron pala siyang galit na ibang pinag-aanuhan. Hi the clothing club. Hello. Ayun. Meron pala talaga siyang pinaghugutan. Ayun. Pagkatapos, 'di ba may nilabas silang issue nun kay Attorney Vic na tumatanggap si Attorney Vic ng pera sa mga appointment. Di ba may mga ganong issue nun? Ayun. Eh, ayun. So, go na. I-share mo na mga nalalaman mo. It's gotta be Diane. Ay, mga ate. Narinig ba ako? Medyo bumumulo. Okay. Baka pinaunang marites namin yan, si Diane. Oh, baka marinig na asawa ko. Sus ko, baka himalayan ako. Namin ko si Attorney Vic sa Cebu. Ay talaga, napakabait noon ate. Anyway, ayan na nga. So, lately kasi may transaction yung mommy ko kay Attorney Vic. So, they have to meet in person. So, tapos kasama ni Attorney Vic yung wife niya, pati yung mother-in-law niya. So, parang ang based dun sa lunch nila, yung kwento lang sa akin ni mother is na kung bakit nga kung totoo ba yung mga lumalabas na issue. Parang nang timeline Ate Joey yung kasagsagan ng issue na parang kinokontrol nga talaga ni First Lady si Junior, ganyan. Totoo yun Ate, totoo talaga. As in lahat ng mga decisions na nangyayari ngayon na kailangan pag-decide ni Junior, talagang it involves the wife. Ganun. As in talaga, as in yung mga nangyayari doon daw sa Senate, ganun. Oo. Miss D, di ba? Kasi nung time, kakapanalo pa lang, di ba nung pinag-uusapan natin to, kakapanalo pa lang may BBM. Tapos, di ba, yan na yung mga kinukuda-kuda ni Maharlika. Oo, totoo. Galit, ganyan-ganyan. Totoo talaga. Yung wife nga daw talaga ang umiepal sa mga... Ate Joey, alam mo ba, ito pa, sabi ni Attorney Vic, lahat daw ng sinasabi ni Maharlika, totoo daw yun. Totoo daw talaga. Sabi, as in lumabas talaga daw sa bibig ni Attorney Victo, ate. Nagulat nga rin si mama kasi pinapanood din niya sa YouTube si Maharlika, pampatulog daw niya yun. Tapos talaga lumabas daw talaga sa bibig ni Attorney Vic na totoo talaga yun kasi meron din pala talaga nag-feed kay Maharlika na from the Senate. Actually, ang nasyaka ko kay Maharlika, kasi syempre, itong mga, may mga nami-meet na akong mga tao na matataas sa buhay. This speak well of Maharlika talaga. Oo ate, tapos ito pa ate, netong bago lumabas yung mga issues kay ano, kay VP, di ba syempre INC ako, parang meron kaming pinuntahan na Burol, parang isa sa mga matataas na
kamag-anak ng ka-Eduardo na matay. So pumunta kami kasi ninong ni mami sa wedding niya, nung wedding niya. So pumunta kami. Tapos nung umaga na yun ate, pumunta daw si VP kasama si yung sister ni BBM. Si, kalimutan ko yung pangalan. Irene. Si, oo, yun. Pumunta sila kay Ka Eduardo, nag-meeting sila regarding dun sa mga lalabas nga na issues. Kasi apparently, si VP pala, alam niya na yung mga issues na darating. Like, yung ibabato sa kanya. So parang, ang narinig ko, nagko-consult na daw si VP ng mga moves, kung tama ba, ganun. So, kaya pala, ang dami-daming security around Templo Central nung time na yun. Kasi nga, hindi lang dahil doon sa patay, pero dahil nandun si VP tsaka si yun, si Amy sa Central. Parang, okay, okay. Kasama siya. So parang ano daw, parang may something na pinag-uusapan regarding sa mga issues na lalabas. Baka yun na yung mga lumabas na lately. So, hindi ako masyadong aware kasi onti lang yung sinishare sa akin ni mami. Kasi nga, parang... Kasi alam mo yung madaldal ka. Oo, madaldal daw ako eh. So, ganyan na yung mga nalalaman ko. Kaya bumubulong-bulong lang ako dito kasi baka magising yung asawa ko. Mag-away na naman kami. Gawa ka ng account po na alternative. Doon ka magmarites. Yes ko, nakakaloka. Anyway ate, mag-update ako sa'yo. Pag may mga na-chika pa ako, chika-chikahin ko tong nanay ko sa mga susunod na araw. Bababa na ako ate. Okay, okay. Thank you. Bye-bye. Bye. Ayun. Naalala ko noon, Nag-live pa tayo nun, di ba katabi mo pa si mami mo? Oo. Mamaritin sa amin. Pababa na ako, te. Baka marinig ako. Okay. Thank you. Bye-bye. Ayan. Parufa may ka na, Miss Dayat. So, ni R23. Ayun. So, anyway, yun ang kwento ng isa rin yun sa mga nagbigay ng doubt sa akin dun sa mga, yung sa mga, sa intention ni BBM. Kasi parang, ayaw niya ng, yung parang, is this guy really keen on fighting corruption? It looks like he's not. It looks like he's not. Bakit? Merong napakagandang issue na ni-raise yung isa kong follower. Si Della Merced, yung umakyat ng isang araw. Iba yung pangalan nun sa Facebook eh. Hinahanap niya yung 1.2 billion na pera ng LTFRB para sa libreng sakay. Kasi LTFRB ang mag-i-implement. Si Guadis nag-announce na magkakaroon ng libre sakay from November to December, but nothing panned out of it. So yun. So ngayon, it looks, kasi pagka syempre mga ganun, no? Kasi PRRD kasi yan, sasagutin niya yan agad eh. Ngayon ito si BBM, wala siyang ganun. Yung parang tinatanong mo kung saan napunta, nag-iingay lang kayo, naninira lang kayo. Ganyan-ganyan lang yung mga supporters niya. Parang, ito mga supporters ni BBM, parang hindi ka na nanghihinayang sa 1.2 billion? Hindi ba deserve na matanong yun at ma-explain? Ganyan. And then yung sinaunang red flag, yun nga yung parang sinasabi nila kay Attorney Vic na binabayaran, si TP yung nag-break nun eh, di ba? Sabi ni TP, binabayaran rin si Attorney Vic para mapasama ka sa mga pool of appointees, ganyan-ganyan. Ganun daw. After mawala ni Attorney Vic at saka nila Attorney Trixie, may mga news na lumabas na may mga nagpuntahang mga tao na hinahanap yung appointment nila kasi may nangako daw sa kanila na sila ay magkakaroon ng posisyon, ganon. Inaabangan ko yung progress nun. Wala namang, that is a huge, huge allegation.
by now, kung totoo yung mga binintang ninyo, lalo na itong si TP, kung totoo yung binintang mo kay Attorney Vic, hindi ba dapat ngayon nakakulong na si Attorney Vic? Kasi sabi mo, million-million yung kinita ni Attorney Vic dun. Diba? Ayun. Sasabi ni ano, so Joey, bawiin mo yung, Diyos ko, no, tama na ito. 4 years yung nakalagay sa papel. Oh, shot. 4 years yung nakalagay sa papel. Diba? Meron pa siya natitirang 4 years. Oh, Tingnan natin kung matatapos niya yung 4 years. Diba? Ayun. So, yun para sa akin, parang, oh, ano na nangyari dun? Ano nangyari? Alala ko yung 1.2 billion, madam, no? Ano yun, hindi ba? Sabi nila, early Christmas nila, pakapamasko nila sa mga taong bayan, sa mga commuters yun. December, oo. Eh, anong nangyayari sa budget after December 31, pag hindi na gastos? Diba? Revert back to the National Treasury. At gusto ba ng LTFRB, ng DOTR, na ibalik ang budget na yun? Nasaan na? Kung ginastos, saan ginastos? Diba? Sabi libreng sakay daw. Ayun. Ngayon. Airbus. Ano? Declare na naman ba savings yun? Na ano na? Na-declare ba na savings na naman? Savings? Wala namang ganun. Kasi parang nag-announce uli sila ng... Hindi. Hindi. Meron ba ganun declaration na savings? Parang wala naman. Pero ang ano nun, ang interesting doon, yung COA report niya, lalabas kasi ng 2024 eh. Yun yung magandang i-check. Paano siya na ano? Ma'am Joey, bakit ang narrative ngayon, even some attorney vloggers, is binibenta daw si FPRRD? Ibinenta daw? Actually, ano yan eh, matagal na yan. They try to reverse the situation. Ano exactly yung deal na binenta ni PRRD ang bansa? Ayun. Sabi ni Vincent Paul Amper, mga D-shit to. Oh. Akyat ka nga dito. Can you tell that to my face? Yan D-shit na yan. Bilis. And why you are not a shit? Bakit kami ang shit? Vincent Paul Amper. Akyat! Vincent Paul, huwag masyadong matapang sa comment section kung di mo lang kaya makipag-usap dito. Sinasabi ko sa'yo, huwag ka masyadong kupal. Kaya mo makipag-usap dito? Can you kindly explain to us anong problema mo sa mga Didi shit? Para tingnan natin kung hindi shit ang pag-uugali mo. Game. Akit Vincent, ano, puto. Madami ka kang pink, switch to BBM, sabi ni Emin. Oo, eh kasi syempre, leni na si BBM eh. Ang nakakatawa doon, when, during the election, they hated BBM. Ako, Didi. For everything that he is, na you are your morals pag binoto mo yan si BBM. Yes, ako. Eh. Diba? Ngayon, kung feeling nito ni Vincent, eh, shit yung president. Ano ka? Palag, ano ka? Nade-delay ka? Ano ka lang? 1 bar lang yung internet mo dito sa ano ko? Ayun. Ayan. Anyway. Kaya nga eh. Dito kasi ako sa port. Ah, oh, nadidelay ka. Ay, pagsalitain muna natin si Haya at saka si Mono. Hello si Haya. Hello po, Miss Joy. Mayang gabi. Dagdagan ko lang yung sinabi mo, yung kay PRRD, yung sa carbon footprint natin. Mm-hmm. Yung iniinis tayo na ano, to comply with their climate change initiative. Eh, sobrang liit-liit lang naman ng contribution natin sa buong mundo. Pero yung hindi dinidiscuss ng media, Miss Joy, eh itong pagkalaki-laking contribution ng carbon footprint
ng US Defense, yung Department of Defense, yung US Military, na I think almost, yeah, military lang yan ha, hindi yung bansa, hindi yung US bansa, US ata yung hindi second. Hindi ba binibilang yung mga manufacturing kinemerlo nila doon? US yung biggest na carbon footprint, yung contributor eh. Yung military lang nila is almost half sa ating bansa. Tapos sobrang welcome na welcome pa tayo dun sa mga military sites natin dito. At saka, di ba sinabi ni Sas, yun sinasabi ko, the irony of yung reaction natin dun sa Bohol resort when wala tayong pakialam yung possibility na magiging madidistract yung buong bansa natin kung may possible war. At yung sa Batanes mismo, dapat doon tayo mas maiinis kasi hindi pa ginagawa. Dapat pigilan na natin. Yung ganun. So, and it is already proven, no, that US military bases would really leave toxic waste. Yes, a lot. May mga marami ng data about that. At saka meron pong Balabac, Miss Joy. Ilan yun? 300 hectares? Balabac Island in Palawan is so beautiful. Sobrang ganda. Hindi masyadong napupuntahan na kasi malayo siya. Hindi maganda yung transportation. Pero yun, may gumagawa na sila ng site doon. Ang laki nung 300 hectares ha. So they had to cut down parang a lot of the trees in the para piraptan nila yung ground kasi gagawan ata nila ng airstrip yung parang ganyan. Unto dapat doon tayo magingay. True, pagkatapos wala namang imik. So yun nga yung mahirap. Yun yung problema rin doon sa mga Pilipino kasi yung tingin ko naman, tama naman yung tama naman na eyesore talaga yung sa Chocolate Hills. Eyesore talaga siya. Pero, yun nga, may konteksto kasi siya na bonggam-bongga. And I think, ang problem dun, the local government allowed such kind of construction to happen. Is it illegal in the first place to allow it? Meron kang PAMDI resolution eh. Yung PAMDI resolution under ng DENR yan. So, on its face, regular yun. Unless they would be able to prove na it was procured through corrupt manner. Then that's going to be a different story altogether. Pero yun yung problem. You have landowners na private. You have concerns on environment and national heritage issue. Paano nire-reconcile yun? I think this issue is really above the local government. So, kailangan mo talaga ng national leadership dito, ng national guidance in how to solve it. It should be handled the way Boracay was handled. And you know how Boracay was handled? Talagang sinuri ng DILG lahat ng mga permits na pinag-i-issue doon sa lahat ng establishment doon. Nagkaroon sila ng rezoning, nagkaroon sila ng pagpaplano sa tourism, ganyan-ganyan. Nagkaroon sila ng sistema, all the national agencies come together to fix it. So that Boracay is going to be sustainable for years to come. Diba? Yes, Ate Joey, tawa ka. Kasi 'di ba nung lumabas yung unang balita na ipapasara yung Boracay, ang daming umalma. Tapos nung talagang in-enforce ni PRRD, doon na nakita na may mga resort na may mga direct sewage pipes sa ilalim ng buhangin na maraming daliligo. And bakit nakalusot 'yun? Kasi 'yun nga, the local, even ang local na government and yung mga agencies like DNR doon. Wala talaga silang execution sa mga policies. So, tama ka po kasi national leadership talaga ang mabiblame. Kasi ang mga batas natin is only as good as the person executing it or implementing it. Ngayon na mahina na naman ang
leadership natin on a national level. Kaya lumalabas yung mga ganitong issue. Bakit nakakalusot yung mga tulad na nangyari sa Bohol, tapos puro after the fact, di ba? Tignan mo yung mga press release ng DNR, mga provincial, yung governor, parang after the fact, eh, wala naman sigurong hindi nakapansin while it was being constructed. Bakit ngayon lang? Ah, ang problem, actually, nag-violate talaga yung captain speak, no? Kasi, isa sa mga conditions noong Pambi resolution is for them to get ECC. Hindi sila required to get ECC at the time of construction because the Pambi resolution did not ask for it. Ang Pambi resolution ang sinasabi na dineclare siya na multi-use area, and because it was declared as a multi-use area, they can start the project. So that is the strength of their business permit. Yon. Ngayon yung ECC, it comes after. Nasa monitoring stage na siya. Actually, it is not the first time eh that I see a project that requires an ECC. Pero yung ECC becomes a requirement after the fact. They just have to parang complete several items. And I think that that's also one thing that they have to settle. Kailangan ba yung ECC requirement siya prior makakuha ng business permit? Or is it before the operation? Ganyan. Dapat yung merong mga ganon. Dapat parang merong mga ganon. Eh, problema rin yan kahit sa energy, problema rin yan eh kung kailan ba kukunin yung ECC na yan. So dapat they should be clear kung kailan yon. But for Captain Speak situation, nakakuha na sila ng business permit, inalaw na silang magtayo doon ng local government, nakapagpatayo na sila and whatnot, nag-ooperate na sila for several years. When they were monitored, they were found out na wala silang ECC. So yun naman yung reason kung bakit nag-issue ng temporary closure order ang DENR. Ganon. Ngayon, the problem is, they tried to obtain a business permit in 2019, 2020, 2021, 2022, pandemic. So na-monitor lang talaga sila 2022. Kasi hindi naman nag-operate nung ano eh, nung mga panahon na yun eh. So nung na-monitor sila ng 2022, doon nakita na wala silang ECC. Ayun. So ngayon, I don't think, kasi nung una akala ko rin, required sila to get ECC to get a business permit. But that's not what, I saw the ano eh, I saw the resolution eh. The resolution requires them to get it some other time. Hindi dun sa upon construction ng mga kinembot nila na yun. Ganun. Ayun, so, like I said, we really need to find a win-win solution here. Merong masasaktan at masasaktan, pero it's better to, merong masasaktan at masasaktan dyan, pero hanapin natin yung way na kung saan magbe-benefit ang local at magbe-benefit tayo as a nation. Kasi nga, marirespeto natin yung natural monument na yun. Sa case ng Boracay, nasaktan sila kasi hindi sila nag-operate for a certain period of time eh. The entire island bore the losses nung mga panahon na yun na walang negosyo sa Boracay. Diba? But, you know, it's all worth it after. It is all worth it after. Diba? So, yun. Ganun. Eh, kaso nga lang, wala kang maasa. Ano maasa ka natin dito sa administrasyon na to? Diyos me. Ah, ganda na po kasi nung ginawa ni FPRRD na pinakita ba na we can do something to on that scale ba, like Manila Bay and Boracay, na kaya naman talaga ipatupad. And kung may kaalma, even LGU pa yan, kaya talaga na kung may political will na the president can set his foot down and say, no, this is for the common good and this is for our country na magiging sustainable and this will benefit a lot of generations. Problema kasi yun, paulit-ulit mo na pong sinasabi na I don't see why others cannot see it. Walang continuity. True. Ayun. Ako talaga wala na akong makitang ano eh. Kaya nga nananawagan ako ng resignation ni BBM eh. Tingin ko, kung gusto talaga ni BBM na tulungan yung bansa, malis ka na dyan. Resign na. Resign na lang.
'Di ba? Hindi na ako talaga ano, hindi talaga ako hopeful na meron pa siyang gagawin na maganda para sa bansa. Ngayon, if we're going to look at his term, yung his term would still have 4 years. Hindi ko alam kung meron pang learning growth doon sa ano na yon, sa 4 years na yun na natitira. Ganon. I think BBM is maybe one or two scandal away from being thrown out by the people. Yun yata inaantay niya, Ma'am Joey. Oo nga eh. Eh parang, sana naman. Kailan ba tatalino to? Di ba parang ano ba to? Wala na sa 4 years na yan. Umalis na siya now na, sabi ni Joey Ukulele. Ayun. Miss Joey, puntahan na sa Hawaii. Papuntahin na sa Hawaii si... Ayun. Punta ka kay Francis B. Doon mo sabihin. Bakit ako pupunta doon, Michael Galula? Bakit ako pupunta doon? Teka, anyway, ayun. Ah, Mona, meron ka gusto i-share? Hi, Miss Joey. Good evening. Good evening sa lahat. Nabanggit lang kasi kanina, Miss Joey, no, yung approach ni Duterte regarding dyan sa mga restriction na ini-impose ng Western countries sa mga Southeast Asian countries and developing countries, lalo na yung issue sa climate change. Nabanggit nyo nga, Ms. Joey, no, na pinapagamit tayo ng mga alternative means of energy. Ang gusto nila parang ipasara na yung mga ano, mga yung mga coal power plant, yung mga one thing kasi about coal power plant is very cheap. Sobrang mura kasi. Mm-hmm. Ganon. So parang gusto yeah. nila, tumigil na tayo sa paggamit noon. Ganon. Yes. Huwag nang magpatayo ng bagong coal power plant, ganyan-ganyan. Huwag nang mag-approve ng mga bagong coal power plant. Yung mga ganong etos. Ayun. Yeah. Kaya nga, Ms. Joey, yeah, I think the goal of the Western countries is okay. Kung ani mo siya in the surface level, okay siya. Ang problema kasi, in order for the poor countries which are still developing, eh kailangan mo bigyan sila ng cheaper alternative than carbon ano energy, carbon based energy, kasi ito, Miss Joey, I'm not sure if everyone is familiar, meron kasi yung book akong nabasa noon, ang title is Smuggler Nation: How Illicit Trade Made America. Magandang book siya eh, na sinasabi niya na yung ginagawa ng China ngayon is what the United States did on the late 18th century and 19th century during Industrial Revolution. Nagkaroon din pala ng ano rin pala ang US, nagnakaw din sila ng mga technology from United Kingdom. Kasi nga UK ang nagpa-pioneer noon sa industrial field. Nagkaroon din sila ng pagnanakaw ng mga technologies, yung pagnanakaw ng mga sources. So, parang in a way, I think alam ni Duterte na may pagka-hypocrite ano eh. Hypocrite yung approach ng West pagdating sa mga developing countries. Kasi nga, you're putting restriction to us, samantalang kayo, nandyan na kayo. Alam niyo yun, nakalagpas na kayo sa period kung saan kami ngayon ay nandoon sa sitwasyon na yun. But you're trying to restrict us kasi i-ano nyo is yung, ano, yung climate. Actually, Ms. Joey, correct me if I'm wrong. I remember pinupush ni Duterte noon na magbayad ang Western countries sa atin eh, dahil sa effect ng climate change. I'm not sure if nag-push yun. Si Salceda pa dati ang ginawa niyang ano dun eh, if I remember eh. Parang pinaka-lead. Parang yung ano, yung ang ano doon is yung mga countries na nakaka-experience ng massive effects of climate change. Mm-hmm, mm-hmm. Yun dapat sila yung kasi merong fund, merong parang climate change fund. Basta yung gano'n, yung meron niyang ano eh, meron niyang parang convention na nangyari. Tapos, nag-agree-agree nga doon na, oy, ano, alagaan na natin si Mother Nature, ha? Ganyan. So ngayon, doon na settle na magko-contribute yung mga certain country, may kanya-kanya na silang commitment on how much they're going to put doon sa kanilang kita, sa kanilang national income, iko-contribute nila yun doon. And then the idea is that it's going to be used to protect and to send doon sa mga bansa na biktima ng
climate change. So, kumbaga, parang, hindi ko alam exactly kung ano yung naging stand ni PRRD noon. Pero, parang ang isa sa mga naging naalala kong punto niya noon is that, dapat nga kaming mga bansa na sobrang tindi ang nagiging experience because of the climate change, dapat nga kami yung ano nyo, kami yung binabayaran nyo talaga. Dapat nga meron kaming stake dyan sa mga pinagko-contribute nyo na yan. Kasi, for example, dito sa Philippines, hindi naman dating, di ba, ilang bagyo na yung mga never before experience natin na bagyo. Di ba? Yung mga never before experience nating tagtuyot, yung mga ganon. So, yung mga effects ng climate change, tayo talaga yung nagsasuffer, ganon. Ayun, hindi ko alam, baka yun yung, baka along that line yung, ano. Madam, ang sabi, ang conspiracy dyan, madam, ang conspiracy dyan, hindi naman daw talaga totoo yung sinasabing climate change. Kasi ito daw ay natural phenomenon. Halimbawa, pag ginagamit, wini-weaponize kasi nila yung sinasabing climate change and global warming. Hindi na nga nila ngayon binabanggit yung greenhouse gases kasi kung titingnan mo sa atmosphere yung greenhouse gases ayon sa science, 0.0006% lang ng atmosphere natin. So hindi talaga siya pwedeng maging cause ng ano. Actually, sabi nga nila, pag samasamahin mo yung 200 years of development ng tao paggamit ng ano ng yung na-cause niyang ano, nakukos niyang pollution, hindi yan makukumpara sa isang pagputok lang ng vulkan. Mas matindi pa yung pagputok ng vulkan kaysa doon sa 200 years ng ano natin, industrialization natin. Hmm. Ang target nila ngayon is yung methane. Thinking oo. Miss Joey, yung target nila ngayon is methane. Kaya dito sa Canada, meron po siya mga green mga environmentalists dito to close down all cow and lahat ng meat farms. So, let's anong gagawin natin? Right? I don't know. Like, walang alternative. There must be an alternative if you wanna push something extreme. Dapat meron ka alternative viable. The irony kasi dyan, Mono. Yung utot daw ng baka, methane. So, Magutas daw ng ozone layer. Yeah. the irony po niyan is that yun yung mga tina-target nila pero hindi nila maisip na to shut down the whole military industry na mas malaki pa sa ibang bansa yung carbon footprint at yung contribution ng climate change. Mm-hmm. Yung ganun. So kung gusto niya, if they were serious talaga, if the US was serious talaga, dapat yan yung unahin nila. Is mas malaki pa yung contribution ng military industry kaysa sa aviation industry ng buong mundo. Mm-hmm. Correct. Kaya nga naglalabasan din yung sinabi ni Kalipi na, wala naman, hindi naman talaga totoo yan. Hindi naman talaga. Mukhang ginagamit lang naman yan in order to control other countries. Ganyan. Kasi to make them independent. To make them dependent, ganyan, sa mga help at aid ng stronger countries, ganyan. So, kumbaga parang it is their way to emasculate the weak. To emasculate further yung mga weak. May mga ganong conspiracy theory na hindi ko rin naman talaga dinidismiss altogether. It's just that, since the world is following the narrative of climate change, yung mga ganyang kineme, ganun, that has been the conversation in the international stage, ganyan. So if we're going to follow that kind of narrative, it doesn't make sense. It doesn't make sense na parang taka na pipigilan nyo kami na mag-industrialize kasi masisira yung environment. Utot nyo, di ba? Diba? Mas marami kayong damage na contribute. Ba't kaming wala namang masyadong contribution ang gusto nyong mag-act about it? Ayan. Ito nga, madam, ang kwento ganito. Kaya daw nag-exist yung salitang global warming. Dahil nagkaroon sila ng problema sa UK sa energy crisis nila at gustong mag-go nuclear ni Margaret Thatcher, yung dating Prime Minister ng UK. So, yun ang ginamit niyang propaganda, yung global warming. Sabi niya tumataas daw kasi yung CO2 emissions ng mga ano, ng mga coal factory, coal natin. That's how it kaya kailangan mag-nuclear tayo. Kung hindi,
Mag-global warming, umiinit ang mundo, sabi nila. Nakukulong yung init ng mundo dahil sa usok natin. So, doon daw nag-upisa yun eh. And then, after a few years, naging billion dollar industry na rin yung global warming and climate change. Kasi marami, kasi marami ng companies ang nagtayo ng mga green companies para to, ano daw, to contradict the global warming phenomenon. Totoo naman, yes. Naging industry share later. Pati government. Ang government ngayon, ang laki na ng budget para sa ano. Lahat ng government sa mundo may malaking budget na nilalaan para sa global warming and climate change. So industry na talaga siya, may pera na talaga. Hindi mo na mapapaniwala yung tao na ito ay naging propaganda lang noon. True. Ito ah, yung sa ganyan global warming ba yan, ito tanong ko. Alin ba ang mas katagap-tagap? Yung global warming o yung global freezing? O, di ba? Remember, nagka-ice age tayo. At sa tingin nyo, maganda naging buhay ng ice age. Think again. May archaeological evidence na it wasn't the case. Sir Anthony, ito pa nga. 1970s, BBC reported na magkakaroon ng global freezing. Tapos 10 years after global warming na pinag-uusapan. O may report sila niya noong 1970s ang BBC sa UK. Sir Anthony, ang global freezing ay the result of a global warming. Yung kasi, di ba, okay. There's a natural cycle that the Earth follows. So may global warming and it will lead into an ice age, yung mga ganun, diba? So it's a natural process within millions of years. Hindi ko alam kung ano narinig, I don't remember ano yung last nagka ice age tayo. Yung problem daw kasi ngayon is that we don't know, for example, may mga natural events like yung meteor before yung nagpa delete ng mga dinosaurs, or kung may isang volcanic eruption, yun yung nagpapa accelerate ng isang global warming. Pero ngayon kasi hindi kasi natin alam kung ano yung percentage ng human activity sa mundo natin, yung effect niya sa global warming. We don't know kung gaano siya, how fast it accelerates the global warming that will lead to an ice age or a global freezing. So, kung may, kung hindi kasi natin to ma-stop, there's a possibility na we will, instead of a few thousand, let's say, instead of 1,000 years yung global freezing, magiging 400 years na lang siya. So it will not happen in our lifetime, but definitely maraming effect sa ibang-ibang species na mag-i-extinct talaga kasi hindi nila kaya yung 1% lang of a heat increase, yung ganun. Pero may evidence, ano ko sinasabi po si Haya, para bang ang didig ko is every 28,000 years. Ito pa, Mr. Anthony. For example, yung Sahara Desert. The Sahara Desert before used to be warm. A forested area. Yeah. Oo, totoo. Nakikita ko yan. A grazing area. And that was only a few thousand years ago. So mga 10 or 20,000 years ago. Yeah, that's younger driest event. Ngayon, it's a desert na. And ang cause daw doon is the human activity of grazing animals and possibly yung accelerated pod na global warming. At doon din yung time na ata, yung parang last time nagka-ice age tayo at nakapunta yung mga ninuno na nakatabok in Tagalog. Nakatawid. Thank you, Mono. Nakatawid sa mga islands, di ba? For example, the Philippines, like our ancestors, they were able to come to our islands due to possibly the ice or yung mga connected pa yung mga lands doon kasi wala pang tubig, di ba? Hindi pa tumaas yung tubig, hindi pa na global warming, ganun. Saka, i-add ko lang, no, Miss Joey, si Haya, no? Kasi yung global warming na yan is nagiging issue lang naman yan sa Western countries. Halimbawa, meron silang itatayong malaking housing project sa dating lake. So, lake bed siya. So technically, kapag umulan, magbabaha talaga doon. So ang ginawa nitong mga, tawag nito itong mga developers sa US, kaya na-coin yan eh, yung climate change niyan eh. Kasi
maraming mga housing noon, I think it was back 2014, 2013, ang binabaha sa US. So ang ginawa nila, climate change, dyan pumutok yung issue. And then ang problema kasi dyan, may napanood ako nagsusurvey, ang problema daw kasi dyan, hindi naman daw dapat talaga dapat magtayo ng mga facilities and housing dun sa area na yon dahil, at hindi lang sa area na yun, may mga area sa buong mundo na hindi daw dapat talaga tayuan ng facilities. Kasi nga, meron ng history na bumabaha, gumuguho yung lupa. So, dun mas lalo siyang nagagamit yung climate change for the wrong purpose. Kasi kung titingnan nyo yung battery, yung mining nila sa Africa with yung lithium, nakita nyo naman yung effect noon sa environment doon. Pero they don't say much about it kasi ang West ay mahilig yan mag-stay quiet kapag they benefit from it. Pero pag alam nilang they're not gonna benefit from it or you're gonna stop, the benefit will stop, dyan lang sila yung magsasalita. Oh, kaya ngayon yung sila yung number one na isa sila sa mga progenitor ng climate change. Pero pagdating dun sa bayaran, yung kinukwento ko ng bayaran, sa US hindi siya nagano, parang yung kinumit niya, sobrang liit. Pagkatapos, hindi pa siya nagbabayad ng buo. Ganon. Kaya yung US talaga, sa totoo, di talaga ba asahan yan? At nakatutik yung ganito ha, dahil sa climate change, sinalala ko to na yung isa sa mga kung bakit daw pinayagan yung pagtagtag sa EDCA site ni PBBM sa climate change. Para magsabi ko, teka, how would that a military base has to do with climate change? Para bang, ano connect? Para hindi na ipainiwanag mabuti. Para lang may masabi. Para lumalabas, para may masabi lang. Oo, ay yung bakit yung kaya nagkaroon ng EDCA. Diba kasi yung pinagtatawanan ni SAS na parang, wow, climate change. Pagkatapos EDSA site, kaya yung isang bonggang-bonggang contributor ng carbon footprint. Tapos magtatayo ka pa. To for humanitarian and climate change reasons, ewan ko sa EDAS ninyo. Kaya nga mahirap paniwalaan kasi military, yun eh. Anong nature na military? Di ba warfare? Yun ang primary source. Kaya kung may EDCA, ibig sabihin, para bang may niluto ang Amerika? Para bang ginagawa lang niya yung climate change na dahil na parang, ano connect? Ganun. Pero, Batanes, ang risk humanitarian purposes, di ba? Kasi wala daw matinong port sa Batanes. So, military ng Amerika, nagtatayo ng port doon for humanitarian reasons. Grabe yung ginawa nila dyan sa Batanes. Diyos me. Anyway, Mr. Blanc, meron ko gusto i-share. Good morning. Malayo ka sa microphone. Parang hindi ka masyadong nagirinig. Ayan. Good morning. Ayan. Hello. Ayan. Meron ko pong gusto i-share. Wala naman po. Nakikinig na ako sa discussion. Pero, kasi 18 years old pa lang ako eh. Okay. Buti naman adult ka na, akala ko wala ka pang 18 mo. Ikikik kita. Pero napansin ko lang po yung ako difference na lang talaga ni Duterte kay Marcos. Kasi yung pamilya namin dito Marcos to eh. Mga Ilocano kasi. Pero parang ang bagal ng takbo ng ewan ko, ng progreso. Parang ang bagal. Tapos halos lahat ng mga sorry, projects niya, rebranding lang. Parang gano'n. Yung BBB, ginawang BBM. May awareness ka na, nice. So, parang build better more, pero basically build lang din yun eh. Ginawa lang build better more. May problema kung yung build better more ni BBM is duplicating the build of PRRD. There's nothing wrong. In fact, bibigyan ko siya ng maraming puntos doon kung meron siyang sariling version niya ng build. But what has been built up until this point? Yeah, diba? Parang continuation. Okay naman po yung continuation. Pero kasi meron siyang statement na sabi, hindi daw siya magtitake ng credit.
sa mga bagay na hindi sa kanya. Bakit niya pinalitan pa ng Build Better More na para ma-associated sa BBM? Tapos wala namang bagong sa listahan ng mga infra. Yun lang at yun lang din yun. So, Mr. Build Better More. Sa totoo lang, ano, Mr. Blank, actually ako medyo mabait ako kay BBM eh. Ang sa akin, hindi ko talaga siya muna hihingan ng ano no, nung parang mga clear na result had he been consistent dun sa kanyang plataforma. Eh siguro hindi ako ganoon ka satisfied pero hindi ako mananawagan ng resignation kung hindi siya nagbago ng mga pananaw at ng mga polisiya doon sa ipinangako niya nung eleksyon at sa mga ginagawa niya ngayon. Ang kinakagalit ko talaga kay BBM is that ang dami-dami mong pinangako sa amin nung election and you're doing exactly the opposite. Doon ako nababadrip sa kanya. Now, I can understand a lot of Filipinos saying na eh, 2 taon na si BBM tapos wala pa siyang... Kasi syempre, at the end of the day, yung mga botante, yun talaga ang concern niya. Hindi ka namin maramdaman. Ano na yung ginawa mo? 2 years, hindi namin naramdaman kung ano ba yung, kung saan mo ba kami dadalhin, ganyan-ganyan. Kasi sa totoo lang, kung yung first na preference ko na ituloy mo yung mga nagawa ni PRRD, ay hindi mo nagawa. Pero yung direction na kinuha mo na kakaiba sa ginawa ni PRRD, ay nagbubunga din. Pwede ko rin siyang irespeto. Kaso, nag-veer away na nga siya doon sa mga diskarte ni PRRD. Tapos yung mga sarili niyang diskarte, mga palpak pa. Yun yung nakakabwisit. Yun yung nakakaasar. Yun yung nakakagalit. So, for example, pinagmamalaki niya yung war on drugs niya. Parang talaga sir, successful yung war on drugs mo. Takot na po uli kami ngayon lumabas. Yung mga dati pong addict namin kapitbahay, addict na naman po ngayon. Diba? Ang mas mura at mas accessible na po ngayon ulit ng droga. Paano ka nanalo? Diba? Paano naging mas effective yung sayo? Diba? So, drugs now is way easier to access than before. Sabi ko nga, yung sobrang nakaka, ano talaga ng damdamin, o nakakadurog talaga ng damdamin, yung, meron akong mga nakakausap na nanay, they take it up on, ano, no, they take it on their own hands to protect their children. Dahil yung addict handyan na lang sa harap nila. What can be so disheartening than that? Madam, may mga nag-aano sa Facebook ngayon na 8 years sa balita rin na 8 years old na bata nire-rape, pinapatay, 'di ba? Mga bata ngayon pinapatay at nire-rape na naman ng mga addict. Nandiyan na naman sila, 'di ba? Dito sa amin sa Pasay, sasabihin ko sa inyo, yung mga dating nagliparan papunta ng US, papunta ng iba-ibang bansa ng Asia, ng mga drug pushers at saka drug lords dito, nagbalikan na dito, nagbibilihan na naman sila ng sasakyan, nagagandahan na naman ang mga kasuotan nila at yung mga asawa nila, ang yayaman na naman. Business is booming na naman, ayan. So yun, so parang, ano, no, Mr. Blanc, ako hindi naman ako ano eh, hindi ako loyalist eh. So that is why I voted BBM based on his platforms. So kung hindi mo ginawa yung plataforma mo, you are accountable to it. Ganon. Hindi ako actually sa totoo lang, ang dami kong kilala na kasi nga nung election because I voted BBM. Ang dami kong nakilalang mga loyalist and these loyalists are heartbroken now. Pati sila kinu-question nila na bakit ko pinamana yung loyalism ko kay Bongbong. Anong, 'di ba, sobrang sakit noon ah. Sobrang sakit noon, 'di ba? Parang these are the loyalists na nakaranas rin ng pandadaot dahil sinuportahan nila ang mga Marcos despite the fact na naging subject sila ng ridicule at ng pagsipa noong 1986. 'Di ba? Pagkatapos akala nila, ay finally ma-vindicate na kami sa mga BBM's politics now is exactly opposite of his father. 'Di ba?
And I'm pretty sure lahat ng mga loyal dun sa matandang Marcos, durog na durog ang puso sa mga kaputahan ni BBM ngayon. Just me. Diba? So, ayun lang. Like I said, no? BBM is just one or two scandal away. Kung walang scandal, baka matapos niya yung term niya. Pero if there would be one or two scandal that's huge, wala na yun. Sobrang ako, bad trip na ako sa kanya eh. Nakakagugol na yun. Pag kinocompare po yung first 2 years ni Duterte tsaka itong si Marcos, kasi during Duterte, first 2 years niya may executive order about FOI, tapos may train law, which eventually nagpataas ng income ng mga middle class. Samantalang, so may big significance agad yung first 2 years. Drug war, although hindi naman na-achieve yung 3 to 6 months, pero that's, nung sinabi naman ni Duterte yun, hindi naman ako naniwala kasi that's impossible. Pero at least, may naglakas loob na itakel yun. Kasi during Pinoy, hindi naman yung platform na ni Pinoy, hindi naman niya focus yung drug war. Pero, yun, drug war, tapos yung train law. So, ang laki ng significance kasi yung mother ko po, middle, na naka-benefit siya dun sa train law eh. Tapos ngayon yung kukumpare kay BBM, travel. So, yun lang yung nakikita ko yung travel. Travel for the... Kasi dun sa record, 21 travels lang si Duterte for 6 years. Well, considering nagka-pandemic. Pero si BBM parang naka 22 na ata ngayong 2 years pa lang. So, hopefully mag-hatch lahat ng ginawa niyang travels. I don't know kung mag-hatch yun sa during his term or baka next admin na lang. Actually, bala ko nga i-check yung naging gastos niya sa travels eh. Kasi parang ang sabi nila, 1 point something billion pesos yung balik. Eh kaso, magkano ba yung nagastos niya sa travels for 2022 and 2023 and the budget for 2024? Parang umabot na nga rin yata sa billion eh. But is it all worth it? Na ganun ka mahal yung gastos mo sa travels pagkatapos ganito lang yung nag-materialize. Diba? Ewan ko, check ko pa yan. Ano ko pa yan. I-verify ko pa yung actual expenditure for international, for foreign travels ni BBM. At saka yung ano, yung 2022-2023 and yung budget niya for 2024. Hindi ko makikita kung bakit ano, kung bakit obsessed na obsessed nung si BBM mag-travel abroad. He seems to be very ano no, uhaw na uhaw sa validation. Internet. So, travel to niya parang talagang nakaka-question kasi a-attend ka ng kasal, coronation, tapos yung F1 race, tapos lagi yung sabihin na that's all about getting investors. Like, okay. Niloloko tayo, no? Mali kasi. If I remember kasi, di ba may documentary dati na pinapakita how the former First Lady Imelda Marcos went all around the world to gain support. Pero parang may resulta kasi yun eh. The difference between... May mission si Imelda. Yes, meron. Meron siyang mission. In fact, there was one country na I forgot, was it parang ano yun, Arab country na nagpagawa ng parang city just for that event na dumalo siya and she stunned them all by her looks and then also her intellect na parang Philippines pero in the middle of all the royalty. Pero now it's different eh kasi with PRRD, parang shock and awe, parang projection, but drastic results talaga yung nangyayari. And na-point na kanina namin sa chat na the drug war, the Boracay, Manila Bay, yung basura na sa uli. Meron talagang resulta. Okay, sabihin na include na natin Pogo, but umincrease din yung budget ng Philippine General Hospital by 100 million. Makikita mo talaga yung resulta, yung mga build. Nakikita mo talagang nagagawa. The difference with all the travels now kasi is you do not see something that significant and substantial na wala. Anong nagbago? Diba?
And instead of continuing yung mga nakita nating maganda na nangyari na we that gave us hope, wala na kasi tulad na na-point kanina, yung drugs, yung petty crimes, yung tanimbala, bumabalik na rin sa eksena as reported by mainstream media. Well, wala eh. And just to, ano ba, parang to make use of the time that we're spending here, I hope that those who are listening to and supporting to Ma'am Joey really take into action. Now, when you choose the next po sa 2025 and 2028, hindi po yung mga, okay, meron akong plano, but I will just reset, restart, rebrand, and then do nothing. Yung talagang may gagawin. Marami tayong dapat itanong sa mga susunod na election sa mga politiko. Like, do you have assets abroad? Dapat pa ang standard question yun. Oh, aside from standard, standard questionnaire. Do you have assets abroad? Ganun! Diba? Kasi sa totoo lang, isa sa mga pinagsisisihan ko nung election, we weren't really able to explore yung part na yan. Not only kay BBM, ha? Kahit sa mga senador at sa ibang mga ano. We should have explored more dyan sa question na yan. Kasi, ngayon nakikita natin, no? Yung mga pati mga senador na hindi natin ina-expect na maka-America, biglang naging maka-America. Why? Because their assets abroad are being threatened. So that is why they make policies that are pro-Americans. Ganun. So huwag kayong boboto ng mga senador na maraming assets sa US. Yan. At saka para sa, ano, Miss Joey, kasi kanina na-mention niyo yung build. So, para po sa mga walang, hindi pa alam to, you will easily identify kung anong nangyayari or anong mangyayari sa lugar ninyo by just visiting PhilJEPS. If you go to PhilJEPS and type PhilJEPS and then open opportunities, makikita nyo dyan kung ano talagang pinagagawa ng mga binoto nyo. Kasi kung sa first three pages nandito, drugs, medicine, supplies, ano, asan dito yung infrastructure? Asan dito yung mga bagong eskwelahan? Asan dito yung repair ng mga natumbang bridges during the flood? Di ba? Makikita nyo dito sa PhilJEPS and sa laki ng budget na in-release this year, very questionable na mga bond papers, mga cleaning materials, mga medicine, nandito tapos mga billion to nandito. Kaya kayo na mismo mag-check tapos i-print nyo tapos punta kayo sa mayor's office. Hoy, mayor, bakit ganito? Wala ba tayong bagong eskwelahan this year? Ano kasi ngayon eh, the politics of everybody happy. Ayan. Everybody happy except the Filipino people. Ayan. Yeah. Sila lang ang masaya. Pero dagdagan ko na rin, ano, tayo mga kababayan, ano, pag namili tayo. Kasi nung panahon ni PRRD, nung tumakbo siyang presidente, may maaasahan tayong track record nung siya ay naging mayor. At lahat nung sinasabi niya, at pag sinabi niya, gagawin niya, ginagawa niya, nangyayari talaga. So doon natin nalalaman na nung binoto ng mga Pilipino si PRRD, yung iba hindi nila alam. Yung iba nagulat sila na ganitong tao. Sino ba to si PRRD? Ang galing naman magsalita nito. Ganyan. Or Bisaya to, try natin. Yung iba ganun. Pero mas marami sa amin na bumoto sa kanya, na alam kasi namin yung track record niya bilang mayor, bilang tagapaglingkod ng Davao City. Ako, na-experience ko yan for 3 years kasi nagtumira ako sa Davao City noong 90s. No? Alam namin na meron siyang ibubuga. At nakita naman natin, binanggit ni Mr. Blanc yung drug war and yung executive order, yung train law, yung mga ganyan. Pero hindi rin, huwag nyo rin kalimutan na while the whole world is under pandemic, no? Ang ganda ng response natin sa pandemic, na control ng gobyerno yung pandemic dito sa Pilipinas, while pinalalaki yung expenditures for military expenditures. Tapos may build tuloy-tuloy kahit na pinipressure siya ng mga nung ibang senador, ng mga kritiko niya na itigil mo yung build gastusin natin sa tao yan. Hindi, tinuloy niya kasi may political will siya at nakita natin yung resulta ng mga yon. Mm-hmm. So ganun okay. Talaga dapat ang presidente. Guys,
Pasensya na ha, pero kasi magmi-meeting na yung jowa ko. So, I'm so sorry but I have to abruptly cut the live. Magkita-kita na lang po tayo ulit bukas. At hindi ko na kayo mabibigyan ng ano, hindi ko na kayo mabibigyan ng last words. Kasi alas dos na, ayan, naglalagin na siya. Ayan. Start na yung meeting. Okay. Okay. Anyway, see you tomorrow. Sige, good night. Bye-bye. Thank you, Ma'am Joey. Thank you, Salamat sa lahat.